Beslan spadł. Hi admin, gusto ko sana humingi ng advice at mag-share na story ko. Sana mag-post. Gusto ko lang huminga at mailabas naman ang loob ko. Call as Fabi, 27 years old. Ganito kasi yan, problema, pamilya. Hingi lang po ako ng advice. Ako po kasi yung breadwinner sa pamilya namin. Lima kami magkapatid. Ako yung sumunod sa panganay. So, yun, since 70 years old, ako nung nawala ng work yung father ko. Natuto na akong maghanap buhay siguro kasi hindi ko kaya makita na nagugutom yung mga kapatid ko at wala kaming maiahin sa pagkainan. Simula nun hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa ko. Tumutulong ako sa abot ng aking mga kaya, kaya nga hindi pa ako nag-aasawa. Kasi sila pa rin iniisip ko kahit ang dami nang nagsasabi sa akin na itigil ko lang. Kasi nasa tamang edad naman daw ang mga kapatid ko para makatulong na din sa amin. Kaso ang problema is, hindi ko alam kung tamad ba talaga sila o dahil may inaasahan lang na nagpo-provide lahat ng pangangailangan nila kahit hindi sila magsipagtrabaho. Duh! By the way, may work na father ko ngayon pero wala pa rin nagbago. Ganun pa rin, ako pa rin nagpo-provide sa lahat kasi di naman sapag yung kita niya. No! So yun na nga, minsan dumarating din ako sa point na nai-stress sa buhay. Minsan kasi nakaramdam na din ako ng pagod at parang pagka-unfair. So yun na nga, kapag napapansin ko minsan yung katamaran ng mga kapatid ko, even sa pag-aaral at gawaing bahay. Maging sa paghahanap buhay, pinagsasabihan ko at sinisirmunan ko. So yun, kapag ganun is, yung mother ko naman ang nakakagalit ko kasi madalas ako yung pagagalitan niya kapag napupuna ko yun and then kami yung nag-aaway. Oh no! So yun na nga, minsan nasagot ko siya sa sobrang sama na din ng loob ko. Tapos sinasabi niya, nanunubat ako pero hindi naman ganun ang gusto ko. Gusto ko lang ma-realize nila na nagsasacrifice din naman ako para sa kanila. Parang unfair lang kasi yung sermon o puna ko na napapansin nila pero yung stress at pagod ko sa pagtaguyod sa kanila, never nilang napuna. Minsan, iniisip ko pa na kung paano na ako kapag wala na akong pera o pakinabang, ano na lang ako sa kanila kasi napapadalas na rin away namin ng mother ko. Lalo na pag wala siyang pera at nasa bahay ako, yung init ng ulo niya sa akin, napapansin kong ganun siya kapag alam niya may pera ko at siya ay wala. Gusto niya, bigyan ko siya, which is ginagawa ko naman. Pagkadating ko pa lang, nauwi ako sa amin, kaya lang, pag ubos na, ayun, mainit na naman ulo niya. Yung parabang kulang na lang, gusto niya ibigay ko sa kanya ang lahat na nasa wallet ko. So yun, pag ganun, ako na naman yung susungitan niya na minsan eh kinagagalit ko kasi wala naman akong ginagawa. Yung feeling na napapagod na din ako maging provider nila kasi alam ko naman na kaya na nila. Yung panganay is 30, yung sumunod sa akin ay 24, 19, and bunso namin is 16 na hindi alam maghanap buhay. Minsan, gusto ko nang maglabas ng sama ng loob sa mother ko kapag nag-aaway kami. Pero, iniisip ko pa rin na baka makapagbitaw lang ako ng masasakit na salita, kaya tinitiis ko na lang. Like, hindi nyo ba nakikita na papagod din ako, nai-stress at tumatanda ng walang ipon dahil binubuhos ko sa kanila? Kailan nyo ba ako balak tulungan sa paghahanap buhay? Normal lang naman siguro makakaramdam ng pagod, pero sa akin kasi, hindi ko alam kung hanggang kailan ko sila kayang suportahan. Which is, iniisip ko na din kasi yung future ko, and every time na magkaka-VF ako minsan, pinapakialaman pa nila kung may work ba o wala, o kung ano ang income.
Yung mga ganong bagay na kahit naman may VF ako, hindi naman ako tumatigil magbigay ng tulong sa kanila o mag-provide ng needs nila. May VF kasi ako, wala siyang work, pinapadala na siya ng mother niya na citizen sa abroad. Doon lang siya kumukuha ng allowance niya na ayaw nila doon. So minsan, umuwi ako ng bahay kasama siya, nag-vacation kami doon that ayon, wala siya pera kasi hindi ko siya naabutan. Nang dumating kami kasi yung pera na dala ko lang ay pagkasyahan lang namin dun sa makauwi kami ulit sa kanilang province. So ayon, mainit na naman ulo ng mother ko. Kaya ayon, sa akin na naman niya, binuhos. So yun na nga, sa harap ng BF ko, nagkasagutan kami kasi sa harap ng BF ko, ipinaparinig niya na pinapamukha na hindi siya welcome sa bahay. Na ikinaiinis ko kasi parang nababastos BF ko. Kaya pinagsabihan ko, tas yun, nagalit siya. So yun, when end the day, umuwi na lang kami agad, province. Para lang, wala nang gulo. Tas yung mga kapalig kong ano-ano, sinachat sa akin na kisyo wala daw ako mapapala sa BF ko. Kasi nga, daw walang trabaho, kisyo pinapirahan lang daw ako ng BF ko. At kung makapagsalita sila sa akin at parang wala pa ako sa tamang edad para magdesisyon at magplano ang sarili kong buhay. Although, alam ko naman na ayaw ng mother ko sa VF ko ngayon. Mas gusto kasi nila yung ex ko noon. Alam din naman niya kasi yung situation ko sa family ko at obligation. Siya yung nakatulong sa akin magpaaral sa college, magpaayos ng bahay, pati sa pagsuporta sa kanila. Nakipagliwalay kasi ako doon na hindi nila alam ang dahilan dahil nga naman nila inalam. Dahil nasasakal ako sa lahat ng bagay pati sa pakikipagkaibigan, binabantayan ako. May anak na kasi siya at matagal nang hiwalay sa asawa. Minsan, nakakasama namin yung anak niya sa apartment namin. Minsan, feeling ko, iniwan niya na lang yung anak niya para may bantay ako at di ako basta-basta makaalis ng bahay. Kung makalabas man ay kasama, which is yung anak niya, tas puro hinala, minsan niya rin akong nasaktan physical. Oh, no! So yun, nakipaghiwalay ako sa kanya at yun yung di nila alam dahil di ko na inopen sa kanila yun. Basta na lang, sinabi ko na hiwalay na kami. Tapos yung BF, may BF na kong bagong kinausap o ina-update pa rin nila yung ex ko tungkol sa akin. At ayoko lang balikan. Di ko lang maintindihan, lahat naman hiwalay na kami nun, hindi pa rin naman ako tumitigil, nagbibigay sa kanila, kakapatay ko nga lang ng sari-sari store na para sana sa akin, dahil gusto ko na munang magpahinga sa work. Kaya lang, ayun nga, inangkin na ng mama ko, kaysa sila naman nagbabantay, nung time na di pa ako nakakalis ng trabaho, pinapaubaya ko na lang sa mother ko. Ang dami na rin kasi nagsabi sa akin na hayaan ko na sila kasi lalo lang sila nagiging tamad dahil alam nila na may inaasahan sa akin. Minsan, gustong gusto ko nang gawin yun kaya lang marupok ako. Konting drama ng mother ko, ayan na naman ako. Si Bigay, di ko kayang tracing pero sabi naman ng iba, for good din daw nila yun para matutong kumilos at maghanap buhay. Yun lang po sana. Maraming makapag-advise. Thank you in advance po. Hi Fabi! Sana hindi tayo mag-bash at wala tayong basher. Kasi nga, medyo magulo yung sulat kamay mo. But anyway, ito lang yung mapapayo ko sa liha mo. Ika nga, sabi mo, yung panganay ay nasa 30 na at next 24. Alam mo bang sila'y mga batugan? Straightforward lang ako kasi yun naman talaga ang totoo. Ang di mo sila obligasyong pakainin, ganun. Yeah! About naman sa mother mo, ay girl, pwede mo namang prangkahin si mother. Why not? Talk one-on-one, heart-to-heart talk, ilabas ang lahat ng gusto mong sabihin. Don't talk sa mga kapitbahay, talk it directly to your mom. Yeah! At doon naman sa dalawa mo pang kapatid, I'm sure mga student pa sila. You can talk to them also and share your plan to them, build a relationship to them. Come on!
And one thing that I could advise for you is, ikaw pa rin ang mag-decide kasi it's yourself. Decide for your own, plan for your own future if what's best. And try not to give money for your mother instead, just buy food for them. No cash needed. Bum, 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 bum.